Hi guys, welcome to my YouTube channel. Ngayong araw na to guys ay ituro ko sa inyo kung paano mag-layout ng concrete namba. Samahan niyo ako guys, panoorin yung kung paano pag mag-layout ng concrete namba. At kung bago ka pa lang sa aking munting channel, pakipindot yung subscribe button at notification bell para lagi kayong updated sa aking susunod na video. At bigyan niyo na rin ako ng isang like. So, ang una nyo gawin guys is maglagay muna kayo ng pako sa bandang taas. Pagkatapos nyo maglagay ng pako, lagyan nyo ng tamsi. Pagkatapos sa tamsi is maglagay na kayo ng hulog. Ganyan lang. At tingnan nyo kung magkatapat na yung tamsi tsaka hulog. Pagkatapos ay sukatin nyo sa taas, kung anong sukat sa taas ganun din sa baba. Katulad yan guys, ang sukat ko is 4 cm sa taas. So ganun din ang sukat ko sa baba. So make sure guys na magkatapat yung hulog nyo saka tamsi, para magiging nasa hulog yung kinabit nyo na tamsi. So nasa hulog na yung unang tamsi natin, yung naka-vertical. Ang susunod yung gawin is yung tamsi na sa header. Tapos na kami mag-level guys, kaya nilagay ko na yung tamsi na levelado para sa header. Ganyan lang, levelado na yan guys. Next is yung pangalawang naka-vertical na tamsi natin. Paglagay ng pangalawang vertical. So sinukat ko yan guys ng 60 cm, kasi yung ginawa nating concrete na hamba is 60 cm. Sinukat ko yan sa taas, 60 cm. Ang hirap kasi mag video na mag-isa lang, wala kasi yung taga video ko guys. So 60 cm sa taas. At ganun din sa baba, 60 cm din. Kailangan parehas ang sukat nyo guys, para hindi tabingi yung hamba nyo. So kung napansin nyo guys, yung tamsi na yan is magkatapat na. Yung dalawang tamsi na naka-vertical, magkatapat na yan. Ganyan lang gagawin nyo guys, para tuwid yung gagawin yung concrete na hamba.
next is yung naka-vertical na thumbsit sa loob kung paano ilagay. Una nyo gawin guys is mag-squala muna kayo. Siyempre guhitan nyo yan guys. Pagkatapos yung guhitan, tsaka nyo ilagay yung naka-vertical na thumbsit sa loob, yung pangatlong naka-vertical na thumbsit. Yan, may guhit na. Gumamit kayo ulit ng squala guys, para sigurado kayo na yung guhit nyo kanina squalado yan pataas. Lagyan ng pako, tsaka nyo ilagay yung thumbsit. Tapos tingnan nyo lang guys kung magkatapat na yung thumbsit nyo sa thumbsit doon sa labas. Oh, katulad yan. So magkatapat na. Next is sukatin nyo guys ulit gamit ang eskwala. Kung anong sukat nyo sa taas, ganun din sa baba. Ang sukat ko dyan guys is 12 cm. Depende na yan sa kapal ng hamba na ginawa nyo. So yung header naman guys, kung anong ginawa nyo sa labas kanina, ganun din sa loob. Kasi naka-levelado na yan eh, gamit ang level hose. Madali lang naman ikabit yan. Tsaka tingnan nyo rin kung magkatapat na ba. Kung nakikita nyo guys, magkatapat na yung header na tamsi doon sa labas. Next is yung pang-apat na vertical. So ganun din yan guys ang gagawin nyo. Kung anong ginawa nyo sa unang vertical, pangalawa at pangatlo, ganun din ang gagawin nyo sa pang-apat na vertical. Magiging nasa hulog na yan lahat na tamsi na yan. At siguradong tuwid yung hamba nyo. So yan lang guys. Sana may natutunan kayo sa video na to. At kung nagustuhan nyo ang video na to guys, pakipindot naman yung subscribe button at notification bell para lagi kayong updated sa aking susunod na video. Maraming salamat po.